Everyone, welcome back to the Project Awesome. So I'm back with a new product review, and today magre-review tayo ng parang medyo viral na product sa TikTok. So today we're going to review this very famous macaroon lip therapies. Meron pa pala akong nakalimutan. Guys, ang daming klase nitong mga ganitong lip therapy sa Shopee. Ang dami talaga. And I bought a few from different brands. So, kung gusto nyong malaman kung pare-pareho lang ba or magkakaiba ba talaga itong mga lip therapies na to, then please keep on watching. Sa totoo lang, hindi ako aware na merong ganitong mga lip therapies. Nakita ko lang nung nanood ako ng live ni Sandy Proud, my fellow YouTuber. Hello, Sandy. So, nag-live selling siya ng mga products niya. Tapos, nakita ko, meron na siyang sarili niyang beauty brand. And congratulations, Sandy. Grabe. So, yung beauty brand niya, it's called Pout by SPBeauty.ph. At ito yung product niya. Dinedemo niya. Tapos, sabi ko, parang ang interesting naman nun. Tapos, sobrang pigmented. Since kilala din ang ate ko, si Queen B, si Sandy. So, kinento ko sa kanya, sabi ko, uy, meron ng beauty brand si Sandy, may sarili na siyang brand, gusto kong itry yun. Tapos, pinakita ko sa kanya, tapos sabi ng kapatid ko, mas addict kasi sa TikTok yung kapatid ko eh. Sabi niya, hala, yun yung mga viral sa TikTok, ang daming ganyan kung nakikita mga videos yung mga lip therapies daw. So, nag-research ako, ang dami nga. At yung unang lumabas sa TikTok nung nag-search ako, at I think ito yung pinakasikat sa lahat ng lip therapy brands, ay yung MQ Cosmetics. So, bumili din ako nun. Doon ko sa Shopee nakita na sobrang daming brands na nagbebenta nitong lip therapies na to. Yung iba nakalagay sa mga honey jar, tapos meron din naman yung nakalagay sa ganito para siyang EOS lip balm. Iniisip ko, pare-pareho lang kaya to kasi halos pareho yung packaging, baka iniba lang yung label, alam mo yon. So, ang ginawa ko, bumili nga ako from different brands para makita ko kung ano yung pagkakapareho or pagkakaiba nila. So, una nga, ito yung binili ko, yung Pout by SPBeauty.ph. Ito nga yung kay Sandy Proud. Nakalagay siya sa ganitong lalagyan, sa ganitong mini pouch, at meron siyang kasamang spatula. Guys, yung mga macaroon lip therapies na ganito, lahat sila may kasamang spatula. Hindi lang siya basta for the lips, pwede rin siya sa eyes tsaka sa cheeks. And by the way, guys, kaya ko rin pala nakatikatihang itry itong lip therapies na to kasi sabi sa mga reviews, meron siyang cooling effect at alam nyo naman, nagustong-gusto ko yung mga cooling sensation na ganyan. So, ito yung itsura ng kay Sandy. Ayan, macaroon din. And I really love the label. Gusto ko yung sticker niya. Sa lahat ng nabili kong lip therapies, kay Sandy yung pinakagusto ko na design ng label. Tapos, sobrang dami ding shades itong mga lip therapies na to, kaya siniguro ko na sa bawat brands na binili kong lip therapies, iba-iba din yung kulay na kinuha ko. So, yung kinuha kong shade kay Sandy, it's called Crepe, para siyang nude pink, ganyan. Tapos, next naman na binili ko, itong galing sa Kiss Cosmetics PH, nakalagay din siya sa ganitong pouch. So, dito naman sa Kiss Cosmetics PH, color red, nakita nyo, na-heatpan ko na siya, kasi guys, meron akong unfortunate story, segue ko lang. Ginawan ko ng product shoot itong mga lip therapies na to. Video shoot siya. Tapos pinakita kung paano ko iswatch, kung paano ko iniscope using the spatula and everything. Tapos na-corrupt. Na-corrupt yung files, guys. So, sobrang nangihinayang ako kasi pinaghirapan ko yung videos na yun. Tapos meron pa akong isang shoot na isang content din na na-corrupt. Sobrang sayang. Iniyakan ko talaga. Pero anyway, continue na tayo sa review. So, ayan nga. Color red yung shade na pinili ko dito sa, ang pangalan ito, Kiss Cosmetics PH. And it's called Cherry. Tapos, syempre, bumili din nga ako nung sa sikat na MQ Cosmetics. At ito yung shade na binili ko, yung Plum. And I think ito yung pinakasikat na shade, yung pinaka-dark sa lahat. Ayan nga yung itsura niya sa loob. May kasama din siyang spatula, guys, pero sa lahat ng lip therapies na macaroon, yung ganitong packaging na binili ko, siya lang yung walang kahit anong pouch. Nakabalot lang siya sa bubble wrap. And then the last lip therapy na binili ko ay yung sa Haffy Cosmetics. Ito yung naiibang packaging. So, ito yung itsura niya. Para nga siyang yung EOS lip balm, kung alam niyo yun, guys. Nakita nyo, medyo messy siya. Kasi nung na-receive ko to, nakahiwalay yung ball. Nandun siya sa takip. Baka natunaw siya sa delivery kasi baka nainitan, ganyan. So, ang ginawa ko, sinara ko siya ulit na ganyan. Tapos, inikot-ikot ko siya sa kamay ko para mag-warm up siya. Tinap-tap ko siyang ganyan, hoping na dumikit siya dun sa pinakakatawan niya. And, nakakatuwa naman kasi bumalik naman siya. So, okay na siya ngayon. At itong shade naman na to, Chestnut. Okay, so lahat ng lip therapies na meron ako, of course, na-try ko na sila, na-swatch ko na sila, nalagay ko na sila sa lips ko and everything. Na-road test ko na
sila, nakita ko na kung ano yung mga effect nila. At ang masasabi ko, hindi sila pare-pareho. Unang-una, mapapansin nyo na agad sa ingredients kasi may mga nakalagay namang ingredients as a good thing. So, meron silang mga common ingredient like castor oil and beeswax, pero hindi lahat may ganon. Tsaka, hindi lahat pare-pareho yung ingredients nila. It is true, guys, na lahat ng lip therapist na to, sobrang pigmented, as in kumakapit siya sa kamay, tsaka nagiiwan sila ng stain, except for this one, yung Happy Cosmetics. Sobrang pigmented niya, pero using just a tissue or a wet wipe, nabubura na siya. Pero yung mga macaron lip therapist na to, lahat sila ganun nga, sobrang hirap tanggalin. Tapos yung amoy nila, lahat amoy matamis, pero hindi rin pare-pareho. Merong amoy sweet na candy, merong amoy cherry, depende siguro kung anong kulay. Sorry guys, may naiwan na tint dun sa lip tint na gamit ko kanina, pero uunahin ko na lang iswatch itong sa Happy Cosmetics since mas madali siyang mabura. Hindi naman yung overwhelming, pero siya lang yung may pinaka-waxy na amoy. Ayan, lagay ko lang. Nung una sabi ko, uy, ito yung madaling i-apply kasi hindi mo na kailangan ng spatula. Pero guys, dahil malaki siya, bulky siya, ang hirap pa rin. So, ayan siya. And instantly, pagka-apply mo, mararamdaman mo na yung cooling effect. And gusto ko lang sabihin sa inyo guys, na lahat pala ng lip therapist na to, they're very moisturizing. Nung times na ginagamit ko sila, sobrang dry ng lips ko. Tapos nakakatulong sila para matreat yung dry skin na yon. So, sabi nila, patagalin nyo muna ng a few seconds or a few minutes para talagang kumapit yung kulay. So, ayan. Exactly 2 PM na. So, hintayin natin siya muna. So, ayan guys. 2:03 na. Ngayon, i-blot na natin siya. Yun, sa unang blot, marami pa namang naiwan na kulay. Okay pa rin naman siya pagka binablot siya. So, ayan yung pinagblotan ko, guys. So, dito, sobrang dami nakuha. Dito, konti na lang. Pero, pag binura na siya, tanggal na siya agad. Yung nakikita niyong tint na yun, yung sa tint ko kanina pa. Ang ganda sana ng color nito, pero ayun nga, madali siya tanggal. Ayan, wala na talaga. Wala na talagang natira sa kanya. Okay sana yung Happy Cosmetics, sobrang pigmented, moisturizing, tsaka malamig talaga siya sa bibig. Pero ayun nga, hindi siya nag-i-stain. Okay, so next naman na i-try natin itong Pout by SPBeauty.ph. And again, this in the shade Crepe. Ito yung pinaka-light colored sa lahat ng lip therapist ko. May bubble gum. Kuha na tayo. Ito yung spatula niya, color white lang. I'm going to get this much. Actually, parang marami na yun. Ngayon pa lang sasabihin ko na ayoko yung applicator na spatula. Sobrang hirap. Siguro mas okay to gagamitan ko ng lip brush. Pero ang hirap i-spread pag spatula lang. Ang dami kaya ito nilagay. Ang dami nga pala talaga yung kinuha ko. Meron pa mga naiwan dito. Hay nako, ang hirap talaga ng spatula. Finger na lang gagamitin ko. Naiwan na agad yung stain niya. Nakita niyo ang ganda ng kulay, di ba? Para siyang nude pink, pero huwag kayong ma-fool. Iba-iba yung kulay nila pagka hindi niyo pa siya binablot. Pero yung parang base color nila, yung parang pinaka-base na tint nila, pare-pareho lang na parang may pagka-pink, may pagka-magenta, ganon. So ito, pagka binlot mo siya, hindi na ganito yung kulay niya. Ay, kumalat pala. Tapos itong Pout Lip Therapy na to, meron din siyang cooling sensation, pero hindi ganon katapang. Moisturizing din siya, pero parang mas basa yung texture niya. Ewan ko nakikita nyo, ayun o, compared dun sa ibang lip therapist ko, makikita nyo mamaya yung sa dalawa pa. Diba yung sa Happy Cosmetics kanina, para siyang creamy lipstick. Ito, parang basa talaga yung texture niya. So, 2:13 na, pero dahil kanina pa ako nagsasalita dito, siguro meron na tong 2 minutes din. Pero sige, hintayin ko pa ng 1 minute. So, ayan guys, 2:14 na, at kung mapapansin nyo, mas lumalabas na yung pagka-pink niya. Hindi na siya ganun ka-nude. So, iba-blot ko na rin yan. Unang blot, ayan siya. Pangalawa, ayan. Nakita nyo? Pink na lang natira talaga. And even dun sa pinagblotan, makikita mo na nagiging pink siya. Para siyang magic, ganun. Ayan na. Sobrang layo na ng kulay niya. Dun sa kulay niya ngayon, nung completely na binura na natin siya. Yes, nag-iiwan siya ng stain. Parang hot pink na to. So I'm trying to remove the stain using a cleansing balm, makeup remover yan. Pero mahirap nga tanggalin yung tint niya talaga. May ibang sumasama, pero ang dami pa rin naiiwang stain talaga. Guys, I tried my very best para burahin at least 50% ng stain na naiwan sa lips ko. Pero sobrang tingkad pa rin ng tignan ngayon. And even sa teeth, nag-i-stain siya ng konti. Okay, so the next lip therapy na itatry natin, itong sa Kiss Cosmetics PH, ito yung color red. Gusto ko to kasi color red siya. Guys, this time hindi na ako gagamit ng spatula kasi nahihirapan talaga ako. Dadamihan ko rin para makita nyo yung kulay niya talaga.
kita nyo, it's red na red, bloody red. O, di ba? Mas malinis yung application. Nilagay ko na yung shade na cherry. And nakita nyo, using a lip brush, mas malinis siyang gawin, mas malinis siyang tignan, mas madali siyang i-apply. Although, madaling linisin yung spatula, pupunasan mo lang siya ng tissue, ganyan. Pero, ewan ko, mas gusto ko talaga gumamit ng lip brush. Makokontrol mo yung dami ng paglagay mo. So, it's already 2:23 PM. So, maghintay din tayo ng 3 minutes pa. Okay, guys. 2:26 na. So, pwede na natin i-blot yan. First blot. Anong sabi ko sa inyo? Hindi na siya pula. May pagka-magenta na siya. Nakuha ko na yata lahat ng space dito sa tissue. Ganyan na lang kakonte yung nablot ko, halos wala na. Pero 'di ba? Magenta na siya. Ay, mayroon sa teeth. Mas astig sana kung yung stain na maiiwan sa lips mo ay yung kulay pa rin niya na color red pa rin. Kahit na hindi na ganoon katingkad, basta shade pa rin ng red. Ayan guys, I tried my best din para burahin maigi, pero vibrant pa rin talaga siya. Tapos pinulbusan ko lang siya, kaya parang mas light siya, pero sa personal, tindi pa rin talaga ng stain niya. Okay, sa wakas, andito na tayo sa last shade. At ito yung pinakasikat na shade sa lahat. Lagi siyang sold out, yung shade na plum. Yung parang almost black na siya. Pero guys, hindi talaga siya black. Parang super, super, duper, duper dark na purple siya, ganun. Hindi siya black, okay? And of course, ang gagamitin ko lang yung aking lip brush, ano. Ayoko na talaga yung gamitin yung spatula. Sorry, guys. Ang ganda. Sa lahat ng to, parang may pagka-nutty yung amoy niya. Okay, guys. So, ito na yung shade na plum ng MQ Cosmetics. And it's now 2:35 PM. So again, maghihintay tayo ng 3 minutes, 2:35, ayan. So habang naghihintay tayo ng 3 minutes, share ko na yung texture niya. Moisturizing din siya, at kung i-rate ko yung cooling sensation ng lahat ng lip therapies na to, pinaka may cooling sensation itong sa MQ Cosmetics at saka yung sa Happy Cosmetics kanina, yung parang EOS lip balm. Yung Pout saka yung Kiss Cosmetics PH, may cooling sensation din naman sila, pero hindi ganun katapang compared yun sa MQ saka sa Happy. Pero kung yung texture niya tsaka yung feeling niya sa lips, parang magkapareho lang for me yung sa MQ Cosmetics tsaka sa Kiss Cosmetics PH. Yung sa Pout nga kasi, parang mas thin yung consistency niya, parang basa. Ang pinaka-balmy yung consistency, yung parang lip balm talaga yung consistency niya, yung sa Happy Cosmetics. Hindi naman sa malagkit siya, pero mas thick yung consistency nung sa Happy Cosmetics compared dun sa mga lip therapies na nakalagay sa ganitong packaging na macaroon. Okay, so ayan guys, 2:38 PM na. First blot. Ayun yung mga nabublot. Talagang tinodo ko na, mayroon pa rin mga nakukuha. Pero, ang dami pa rin naiiwan talaga sa lips. O diba guys, nakita ninyo, kahit na iba-iba yung shade nila, pero yung magiging itsura ng stain pagka natanggal na sila, pag binura mo na yung nasa ibabaw niya, pare-pareho lang na pink. Sa totoo lang, okay sana na sobrang long-lasting siya, na talagang grabe siya mag-stain, diba? Na talagang pang-matagalan siya, ganon. Gusto kong malaman kung yung chestnut shades ba sa ganito mga macaron lip therapies, eh ganito din ba yung stain na maiiwan? So pinag-iisipan ko kung bibili ako para lang makita ko kung ganun ba yung stain niya. So ang masasabi ko lang sa lip therapies na to, gusto ko sila sa fact na nakaka-moisturize talaga sila ng lips. Talagang lip therapy sila, alam mo yun, tas may cooling sensation pa, ganyan. Pero ayun nga, pag binura mo na kasi, pag alam mo yun, nag-blot ka na, pare-pareho na yung kulay nila. Tapos, ito namang naiiba na shade na to na chestnut ng Happy Cosmetics, hindi naman siya long-lasting. So, ano na. Pero, kung mahilig naman kayo sa ganitong color ng mga stains, ng mga lip tints, edi winner, diba? Bongga para sa inyo tong mga to. Pare-pareho silang mura, pare-parehong it will last you for a very, very long time. Pero pag nakikita ko kasi yung tsura ng stain sa lips ko, nainis lang ako na pare-pareho lang sila ng base. So itong lip therapies na to, hindi lahat ng brands pare-pareho yung shades na kinikerry nila. And I think yung pinakamaraming shades na kinikerry yung MQ Cosmetics na. Hindi ko alam kung siya ba yung OG, pero yun nga, sa TikTok, itong MQ Cosmetics yung pinakasika. So ayun lang ang aking review sa mga viral lip therapies na to. Sana meron kayong natutunan sa video na to. At sana nakatulong ng malaki sa inyo kung naiintriga kayo at curious kayo kung okay ba itong mga lip therapies na to. Kung meron pa kayong gustong malaman about sa products na to na hindi ko nabanggit sa video na to, mag-comment lang kayo sa baba. And please, if you're not yet subscribed here in my YouTube channel, please do subscribe for more videos like this, and don't forget to hit that notification bell para ma-notify kayo pag meron tayong mga bagong videos kagaya nito. Thank you so much for watching, and I hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Bye!